Okay, mga kausap po natin, alias lamang po ito, si Myla. Ito po yung misis po ni retired SP1, Ronnie Sulit. Ma'am Myla, good morning po. Hello po, good morning po. Bakit nagkaganon po itong si Mr. Sulit? Ano bang nangyari sa kanya doon sa video na yon, ma'am? Umiyak po yung anak ko, sir. Yung bunso ko po, kasi iyakin po talaga yan, naiirita po siya. Kasi nga, itong bunso ko, sir, nakurot po ng anak ko pong panganay. Okay. Ayun lang po, sinasakta na po niya yung anak ko po, sir. Okay, madalas niya po ginagawa yan? Ay, mula bata pa po, sir, matagal na po. Ano yan, pag ginagawa niya, nakainom siya? Naka-drugs? Gumagamit po yan ng ipagbawal na gamot, sir, nag-drugs po yan. Ayun pagka... Na-expire po yung ginamit niya, sir. Matapang na po siya. Pagkatapos niyang gumamit ng droga, ayan na, tumatapang na. Opo, opo. Nag-urimentado na. Pag na-expired na po yung ginamit niya po, sir. Nag-expired? Anong sabi na-expired? Pag ma-expired na po, pagka nalukat na po ha? Siya. Kapag nakatik po siya, mabait po siya. Okay, pag bumaba po. Na yung tama, yun na, yun, nag-urimentado na siya. Opo, opo. Okay, may expiration pa rin siya po. Okay, anyway. So, pero dapat palagi siyang may tama para hindi siya manakit. Opo, ganun na po. Ah, hindi pwede. Eh dapat nasa kulungan siya. Para opo. Wala na siyang magawang pananakit at hindi na siya makapagdroga at pag nag-expired yung kanyang kagaguhan sa kalaboso, meaning eh siya'y tinopak, then may kilalagyan siya. May mga preso siyang katapat doon na masiga pa sa kanya. Nandiyan na ba si Mr. Sulit? Okay. O dili kaya, pwede natin tawag ni mga taga DSWD. Nasaan na po yung anak nyo ngayon, madam? Dito po, nasa taas po, sir. Okay. Nasa ilin telepono si SP1, Ronnie Sulit. Mr. Sulit, magandang umaga po, sir. Mr. Sulit? Hello, sir. Meron po kami nakita ang video na kung saan sinasaktan niyo po yung inyo pong anak. At sabi ni Mrs., nagawa mo yun kasi expired na po yung paggamit mo ng shabu. Yung wala ka ng tama. Sino pong katabi niyo? Ano po? Sino po yung katabi niyo? Meron ka atang mga katabi dyan? Sino po yan? Hindi ma, sorry, sa barangay ko eh. Hindi ko marinig eh. Ang galing mga barangay. Ah, nandiyan ka sa barangay? Oo, sir. Okay. Pakipaliwanag lang, sir, bakit mo ginagawa ito sa inyong anak palagi? Hindi, sir. Noong araw lang po, sir, yun. Kasi nasaktan yung mga anak ko maliliit eh. Kaya, ngayon naman ako pasensya. Okay. Sabi nung asawa ko na, bigyan lang Lexi, pero hindi ko naman gano'n na, ano, hindi ko naman gano'n, basta nasaktan ko siya, hindi naman grabe, konti lang. Konti lang? Opo, sir. Okay. So, palagi mo siya sinasaktan yung bata, konti lang. At bakit, anong dahilan kung bakit mo sinasaktan ng konti lang para sa'yo? Hindi, sir, nung araw lang yung problem. Isang best lang. Sir, kayo raw po ay gumagamit ng shabu. Ano po, sir, hindi po. Ano pa? Opo, hindi po. Hindi ka gumagamit. Pero minum lang po. Ano pa? Sir? Ang pinagtataka ko, bakit hindi ka natutokhang? Bakit hanggang ngayon, andiyan ka pa rin at nagagawa pa rin yung mga kabalastugan mo, bakit hindi ka natutokhang ng mga kapwa mo, pulis? Malakas sir, magkapit mo? Uminom lang po ako. Uminom lang. Ano po? Uminom lang po, araw-araw. Uminom ka araw-araw? Opo, sir. So, ang ibig sabihin niya, kapag iyayan, nang bubugbog ka ng anak mo, may tama kanya ng alak. Hindi, sir. Basta alak lang po. Sir? Sir? Nasaan kayo ngayon, sir? Nasa barangay. Ano, sir? Nasa barangay ka. Opo, sir. At ilang beses ka na rin nireklamo sa barangay ni Mrs., pero walang ginagawa yung barangay. Takot ata sa'yo. Hindi, sir. Wala naman. Ngayon lang, nung punta sila, parang isang beses lang din po. Yun po ang alam ko. Sandali po, sir. Ma'am Myla. Po. Nagreklamo na po pala kayo sa barangay tungkol dito sa mga pananakit ni Mr. Sulit sa inyong mga anak, pero walang ginawa ang barangay, walang hindi nagsubong sa pulis. Opo, sir, sa ano po, sa Bulacan din po, sa San Jose del Monte po, at saka dito po sa San Juan po. So wala pang isa kasong na isasampa laban sa kanya?
Wala po. Hanggang police station lang po. Ako, eh bakit daw? Malakas bang kapit niya to sa mga police? Hindi ko lang po alam eh. Nawala na po ako ng ano. Kasi pag nagreklamo po ako, sir, lagi na lang namang wala. Okay. Tawag natin yung police. Tawag natin chief of police. Sige ma'am, salamat po at ipinarating mo sa amin. Ngayon po may kalalagyan po to, promise. Siguraduhin po namin may salamat kalalagyan siya po, this time. Mr. Sulit, SP1. Sir? Kayo ba'y nag-retire o sinibak sa servisyo? Retired po, sir. Retired po. Nag-retire. Saan po kayo dati naka-assign? Sa Bulacan po, sir. Sa Bulacan. Ano pong unit ninyo sa Bulacan? Sa sensitive motor po, sir. May mga bandal na pupunta ko. Hindi, ano nga? Sa ano ka? Sa anti-drug? Sa traffic? Sa desk? Patrol, sir. Sa patrol lang po. Ah, patrol man. Nagpapatrol pa kayo. At habang nagpapatrol kayo, nanguhuli kayo ng mga addict at pagkatapos, yung nahuli mo sun sa addict, sinisingot mo? Hindi po, sir. Hindi. Wala po yun. Hindi, pero paano kung kayo nakabili ng shabu at yun, naging regular vision nyo, sabi ni Mrs. Ano po, sir? Sabi ni Mrs., gumagamit daw po kayo ng shabu. Kaya ang tanong ko, saan ka kumuha ng pera na pambili ng shabu? Ako nga, sir. Ano po siya, Mrs. Ko, yun lang sinasabi pag nakainom ako. Ano po? Yun lang sinasabi pag nakainom po ako. Sir, ito na lang advice ko. Tawagan niyo ng pulis. Ano kaya, sir, minsan kapag nag-expired na po yung shabu sa katawan ninyo, ang gawin niyo po, untog-untog niyo lang po yung ulo niyo sa pader. Mas maigi pa. Hindi nga, sir. Hindi nga, sir. Kung takot sa iyo mga kapwa mo pulis, takot sa iyo barangay, hindi po kami takot sa iyo. Hindi nga. Ikaw, alam mo, sir, alam mo, SP1, ikaw yung tipong bahag ang buntot, duwag. Duwag ka, kasi ang kaya mo lang yung bata na hindi kaya lumaban. Paslit. Pero kung magkakaroon ka ng katapat, kasing laki mo, kasing edad mo, one-on-one, eh baka babag ang buntot mo at ikaw ay gagapang at magmamakaawa doon sa mga kalaban mo. Dahil opo, isa kang sertifikadong duwag. Opo, sir. Opo. Oo, duwag ka, di ba? Opo, sir. Okay. Okay, so habang buhay ka na maging duwag, ewan ko lang pag sa loob ng kulungan, ikaw ay gagawin kang girlfriend ng mga preso. Hindi nga, seryoso. Opo, sir. Hindi nga, gagawin kang girlfriend ng mga preso doon. Maraming mga preso galit sa mga kriminal na nang-aabuso ng mga bata. Gagawin ka nilang, gagawin ka nilang kabit. Nasaan yung police natin? Ha? Calling pa? Okay. Hello, sir? SP1, nandiyan ka ba? Yes, meron pa, meron pa kayo mensahe, SP1, sa mga nakapanood ng video na naiskandalo? Meron po kayong gusto sabihin? Huwag na po nga ngayon. Huwag ako sa mga bata po, sir. Ano eh, nahiya naman po ako eh. Nahiya ka? Apo, sir. Ang lagay na niyan, eh yung mukha mo, sing kapal na ng bakal, at nahiya ka pa. Okay. So, nahiya ka, nagpa-public apology ka, ganun po ba? Apo, sir. Apo. May tama ka ba ngayon? O, kasi medyo mabait ka ngayon, sir. Eh. May tama ka pa rin o expired na yung tama mo? Wala po, sir. Dito po ako. Saan po kayo bumibili ng shabu, sir? Wala po, sir. Hindi po ako siya shabu. Alak lang po. Muminom. Muminom. Okay. Sige. Mamayla? Po, sir. Okay. Sabi nyo, gumagamit talaga ito ng shabu matagal na. Opo. Gumagamit po yan, sir. Nagwawala po yan dito tayong umaga po. Naririnig po yan ng kapitbahay namin dito, sir. At yung barangay na naging helpless? Kahit siguro alam po, ng barangay na nagwawala, nag-iskandalo, takot sila. Siguro po, sir. Meron rin hubang nagreklamo laban sa kanya bukod po sa inyo? Hindi ko lang po alam, sir. Siguro po, wala. Dahil inaamin naman niya, duwag siya. So pag duwag, ang kinakaya lang, yung hindi marunong lumaban, yun na nga yung bata, yung anak nyo. Pero kung opo, halimbawa, kasing laki niya, o kapwa pulis niya, baka haalik-halikan niya yung paa nung maging kalaban niya. Kasi ganun siya. Duwag, inamin niya eh. Guys, wala tayong matatawagan, guys? Wala? Alright. Sige, ma'am. Mamayla. Iakit na lang po namin mamaya to sa Wanted sa radyo. Pagpapatuloy po natin. Opo. Tatawag po tayo sa mga kinaukulan. May kalalagyan po siya. Pinapangako po namin yan sa inyo, ma'am. Okay? Opo, sir. Salamat po, Mamayla. Mr. Sulit. Sir. Mamaya po sa Wanted sa radyo, may kalalagyan po kayo. Promise. Okay, sir? Pasensya po, sir. Pasensya. Okay, sige po. Alright.
Huh. Sige na, paalisin mo na sa linya itong si Sulit. Nakakasama ng loob. Yung bang makita, because I'm also a father, yung bata, walang kalaban-laban, binubugbog mo, tumiiyak na. At pulis pa man din to. Kaya naniniwala akong adik tong taon to. Ang tanong, ba't walang ginagawa mga kaukulan? Mamaya po, sa Wanted sa radyo, 101% may kalalagyan po itong lalaking to.